Hi everyone, it's me Angel. Welcome to my channel. Para sa ating mga senior citizen dyan, nako, pasensya na po dahil mapapasana all na naman kayo dito sa video ko for today. Dahil may mga senior citizen sa isang lugar, guys, na I'm sure sobrang saya at pasasalamat nila no sa kanilang butihing mayor. Paano ba naman yung kanilang financial assistance yearly ay tinaasan ng kanilang butihing mayor. Napanood nyo ba yung video ko na to, guys, na kanilang mayor ay namimigay na ng first tranche, which is 4,000 pesos sa kanilang mga senior citizen, no? Plus the service caravan. Alam nyo bang sila ulit ang masiswerteng senior citizen na pag-uusapan natin sa video ngayon? Dahil nag-anunsyo ng magandang balita ang butihing mayor ng Mandawi City, na walang iba kundi si Mayor Jonas Cortez, na ang kanilang financial assistance na 8,000 yearly ay magiging 10,000 yearly na. Yes, tinaasan ito ni Mayor, guys, ng 2,000 pesos. At alam nyo ba, ang increase na to, guys, ay ipatupad agad sa kanilang second tranche na matatanggap nila ngayong December 2024. Diba dapat ganito, guys, kapag may increase, ipatupad agad, no? Hindi katulad sa SSS or sa ibang sangay pa ng gobyerno, guys, na magsabing may increase, abutan na lang ng siyam-siyam ng ilang taon, wala pa rin yung increase. Diba? Dapat ganito, kapag may increase, effective agad. Sa ngayon, guys, si Mandawi City ay merong 28,000 approximately na registered senior citizen ng Mandawi City. So ang daming senior citizen na napapasaya ni Mayor. Grabe no, nakakatuwa. At ito pa, guys, panoorin at pakinggan niyo yung sinabi ni Mayor. Yatag po ang ganyan. Matatag subayon, no? Sa maintenance, sa itong mga lulog-lula. Kunya, kanya nakita man na ito na kanisan na obligasyon. Napaka-conscious and very aware talaga, guys, si Mayor sa sitwasyon ng bawat senior citizen. Sinabi pa nga ni Mayor dyan, guys, na hindi lahat ng senior citizen ay swerte sa buhay. Hindi lahat ng senior citizen ay swerte sa mga anak, no? At hindi lahat ng senior citizen ay nagkaanak. Diba, may mga senior citizen na napabayaan na ng mga anak, napabayaan na ng sariling pamilya, hindi na nasuportahan. Diba, very open-minded si Mayor sa possible in every situation, guys, ng bawat senior citizen. Sana lahat ganun. At sabi pa nga ni Mayor, guys, na yung 8,000 financial assistance nila yearly, alam niyang hindi sapat yun. Hindi talaga siya sapat dahil may mga maintenance na rin. Kadalasan po talaga sa mga senior citizen, may mga maintenance na. Kaya hindi talaga nag-atubili si Mayor, guys, na taasan agad, no, yung 8,000 na gawing 10,000 pesos. Ang galing ni Mayor Jonas, no, ang swerte ng taga Mandawi City. And guys, parang si Mayor Jonas, ang dami kong naririnig sa kanya laging ginagawa niyang magaganda doon sa city niya. Parang napaka-active niyang tao, no? Napaka-active niyang mayor. Alam na alam niya talaga kung anong pangangailangan ng mga taong pinamumunuan niya, no? Yung mga nakapaligid sa kanya, yung bayan na pinamumunuan niya, alam niya kung anong needs ng mga tao. Alam niyo ba, guys, maliban dyan sa increase ng kanilang financial assistance, so recently lang, no, nagbigay din si mayor ng 2 motor sa police, no? Sa police station, guys, para merong magroronda. Magagamit nila yung 2 motor kapag kailangan magro-roofing. Diba? Kumusta naman yung mga mayor nyo dyan, guys? No, may nare-receive din ba kayong financial assistance? Sana tularan si Mayor Jonas Cortez. Okay, so sabay-sabay tayong magsana all. Lahat ng mga senior dyan, hanggang ngayon wala pang ring nare-receive na financial assistance sa kanilang mga mayor dyan. Okay, so that's all for my videos for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless.